Bilihan ng pinto, dito naman, 1,720. ₱71. Sausaw niyo sa mantika, tapos, ayan o, maputol. Sige. Okay. Ito? Ganda na. Simple lang siya. 49 pesos. Ito mas mahal to. Ito kaya? Ang ganda rin to. Oh, kahit dumihan na nila, hindi na mahalata. Pero gusto niyo yung ganyang kulay. Pwede rin po ito. Ay, madulas na. ₱71. Pwede ito. 66. Para sa akin po, pag ini-imagine ko na nakalatag to, malinis tignan to. Maganda siya, maganda sa mata. Tapos titingin din kami kasi ng urinal. Ayan. ₱2,900 lang. Napakamahal nito, ₱9,000. Ganito yun? Naka-fix, no? Oo. Oh, Laponza. ₱6,000. Yung laboratory, ito rin po yun. Ito naman, air cooler po. Sa mga magkakano kayang air cooler dito? Ayun, ₱4,795 pala to. Bilihan ng pinto, dito naman, ₱1,720. Sa loob. Ano yan? Ah, sa loob po yan, kulang laman. Pero okay na rin siya, maganda rin. Pang kwarto, simple lang siya. Ito, mas solid siguro to. Ay, hindi. Hollow din sa loob. Pero mas ano siya, maganda yung kahoy na ginamit. Meron ding ₱1,950. Ang kagandahan nito, hindi mo na pipintarahan mo na. Maliputi na siya. Nasaan yung mga main door ni? Pang main door. Kasi may isang parang pang main door. Ah, yan. Mahal pala, ano? Yan na ba yung pinaka ano? May mas mumura pa ba dyan? Yung simple lang na design pang main door. Sulit ba yan o yung mayroong ano din yan? Sulit yung mga ito. Nasa 5,686. Pang main door din yan. 90 na. Meron din tapos maugani yung talaga. Wala bang yung aluminum? Wala kayong aluminum na pang CR? PVC. Ito lang, no? PVC. 28. So yun, yun pala yung price na. Maganda to. Maganda yun, no? ₱50 by ₱50 po. So ito na lang. Para sa kitchen. Kung ano rin to, no? Pang nababo yan, no? Ito yung napili natin na gagamitin pinto. 80, dalawang 80, tapos isang 90. So ang price naman nito ay nasa ₱3,595. Same price lang kahit 90 cm yung isa. 80 by 210,
Tapos 90 by 210. Same price lang. 3,595. Ayan, pangarap ni Ante. Ante Azilia, tama po? Hi, hello. Nasa City Hardware kami. At subscribe kayo kay Kayla. Ayun, like and subscribe po. Talagang pinasok na natin ang City Hardware para may pakita ko sa inyo yung mga benta dito na po pwede nyong makita. Dito naman po yung mga pinto para sa CR. Yan, yan po yung mga price nyan. Pero PVC po ito mga kay Diaz. PVC, wala silang aluminum. Hard PVC naman po. Matibay na PVC. Hindi, meron kasi mga PVC na yung ano, madaling masira at manipis. Pero compare naman po doon, mas maganda naman yung good quality naman po. Makapalo. Ante, nakailan na po yung gastos natin dito? Malaki-laki na? More or less 40,000 na. Oh, yun lang. Pinto, tapos tiles ng dalawang kwarto at sa flooring ng CR, tapos yung urinal. Bedroom. Urinal. So yun lang, yun pa lang pero nasa 40,000 na. Ayun, magastos talaga magpagawa ng bahay. Renovation pero parang bahay na yung renovation eh. So, sa mga gusto pong makita ng mga ano, mga materyales sa bahay, bisitahin niyo na lang po sa kanya-kanyang lugar po ninyo yung City Hardware. So para sa CR, towel shelf. Ito po yung hinahanap nyo yata na para sa banyo. Darating din yung time, Ante, mabibili nyo rin yung pangarap. Oo, oh, yun lang. Sabi, parang pang isang bahay na yung mabubuo dito. Maliit na bahay, oh. May mga simple rin po ditong mga bowl na meron na rin lavatory. 4,595 magka-pares. Reserve na to. Ito rin ba o yung stock nyo? Stock, basta nagbibigay namin. Okay, sige. Ito naman po, Hardiflex. Ito yung Hardiflex nila, nasa 486 pesos yung 4.5 mm. Tapos dito naman, 4x8 naman is 395. Meron din po silang mga Woodtech na nasa halagang 6,000 pesos. Yan, may mga design. Meron silang reddish brown. Meron din silang light brown na may texture ng kahoy. Ito naman, 1,330 pesos ang isang marine na 18x1,220x2,440 mm yung kapan. Makapal. Dito rin, mga wood texture din na ganun kakapal. Nasa 2,402 pesos yung presyo nito. Yan, naglalaro sa 2,000 pesos. Depende sa kapal at saka yung design ng texture. Nagtitingin na rin kasi tayo ng gagamitin natin sa Kisame kung sakaling matuloy, mga ka-ideas, yung paggawa natin doon. So yan, 486 per peraso. Ito, makapal to. Marami po kasi dito na hindi pa natin napapakita sa inyo. Maraming pa na mabibili hanggang doon sa likod. Pero soon, papakita ko sa inyo. So, sunod pa po yun. Kasi hindi natin may isa-isa to. Kali, ito lang po muna ang ating may papakita sa inyo. Kompleto rin sila dito. Mga safety helmets. Ayan, kompleto. Gusto ko palang ipakita sa inyo to. Yung isang sample ng design sa kusina. Ayan o. Makakabili kayo ng ganitong design. Maganda to sa mga ano, sa mga lababo. Buong buo, parang granite, oh. So kapag in-install yan, ganito yung kalalabasan yan kung maglalagay kayo ng mga cabinets. Yan, napakalinis tignan. Pili nyo yung gayahin tong design na to. At ito, ang ganda, oh. May mga presyo na po ito. Ganitong design, may mga presyo na. 8,674. 3,700, isang buong ganito. Ito naman, 2,792. Yung cabinet na to. Tsaka ito, 7,740. Yan, dito rin, iba namang design, pero pare-pareho yung mga materials o yung mga ginagamit. Tulad nito, nasa ano to, 10,700. So may kamahalan to, kumpara dun sa isa kanina. Ito, gusto ko rin itong ipakita sa inyo. Magmula dun sa floor tiles, ganyan, para sa kitchen, hanggang sa lababo. Ito yung in-install natin dun eh. Ganito po. Gas stove. 4,575. Yan, malinis. Malinis na design, mga ka-ideas. Tapos, kung pipili kayo dito, maraming mga design. Ayan, mga design. Para mas maganda yung lababo po ninyo, mas buong tignan. Mukhang marmol. Mukhang marble, mukhang granite. Yung itsura niya. Ito rin. Ito, maganda to. Dumating na mga ideas yung order nating mga GI na hamba.
tatlo to na gamitin natin dito sa loob. So dito nakapag-install na, bali tatapalan na lang to. Ito naman i-install natin tsaka ito. So papakita ko sa inyo kung paano natin i-install itong mga hamba na ito dito. Ito naman para sa kwarto, 80 cm naman yung lapad nito. Katulad din po mga ideas ng pag-i-install sa hamba na kahoy, ganun din yung proseso nun. Kailangan nyo ng gagamitin brace na tuwid. Kilalapat natin dito sa palitada. Tapos gagamitin natin ng plumbab o hulog para pantay. May tansi tayo dyan, oh. Kung mangyayari nito mga ideas, magiging flat dito sa labas. Tapos, bago kayo maglagay mga ideas ng mga hamba po ninyo, kailangan pantay-pantay yung ibabaw nito, yung sukat nito. So kailangan nyo ng level hose. Kukunin yung taas para match sila pantay-pantay. Siyempre ganun din. Parang bintana din mga ka-ideas yung ginagawa. Ayan mga ka-ideas, huhulugan natin ng plumbab. Yung kabila rin mga ideas, hulugan natin. Pagkatapos, ginagawa natin, tinatali na natin dito gamit yung alambre para hindi na gumalaw. Yan. Siyempre, ganun din ang gagawin dito sa kabila. Sa pagkakabit po namin mga ideas nito, mayroon kami nilalagay na mga 9mm na bakal or 10mm na naka-weld, naka-full weld o itatali natin dito sa bakal ng asintada. Hanggang doon sa ating bakal sa taas, nakakonekta yan. Pagkatapos, naglalagay tayo ng mga 10mm na brace para may konekta natin dito. Kasi kapag sa kahoy mga ideas, ginagamit natin yung mga pako. Pinapako natin, ginagamit natin yung pako para may pagkakapitan yung semento. Pero dito, i-welding natin tapos meron nakakonekta pa dito sa ating pader. So mas matibay mga ideas. Tsaka pag okay na, tsaka natin ngayon tinatapalan ng semento. Bago natin ikabit mga ideas yung hamba dito sa main door, tayo muna ay gagamit ng level hose para i-level, para malaman natin kung pantay ba. Ang ibabaw nung sa kwarto, dito sa main door natin. Ito yung marka mga ideas. Papakuan natin to, lalagyan ng tansi, at doon din natin ibabase ngayon. Kasi sinukat na natin to, yung sukat doon para magpantay. Hindi na natin kinuha sa pinakatuktok para hindi na tayo mahirapan. Dito na tayo kukuha para mas madali. Samantala mga ideas, ang ginagawa niyo kay Rolly ngayon? Habang ginagawa ni Kuya Rolly ito, dito naman, kung napanood po ninyo yung videos natin nakaraan, kung paano ginawa yung ito, maglalataga tayo ng tiles dito sa kanilang lababo.
Ayan mga ka-IDS, nakabit na natin tong main door natin ng hamba. So ganun lang din po mga ka-IDS yung proseso ng ginagawa natin. Napakahalaga ng paggamit ng plumba, buhulog dito. Pagkatapos yung braces mga ka-IDS ulit, no? I-welding natin to dito. Ayan. Para kukunit yung bakal nito dito bago tapalan para matibay. Yung mga bakal natin gagamitin, mga ritaso, mga pinagputulan, magagamit nyo yun. Katapos tapalan mga ka-IDS, kukunit ko natin to para maging karugtong ng palitada. So papalitadaan natin yung mga parte na pinapalan natin. So ito mga ka-IDS, tayo po yung magkakabit na ng tiles para dito sa kanilang sink. Okay, ito yung napili nilang design mga ka-IDS. Oh. Maganda to para sa kusina dahil hindi marumihin yung ganitong design ng porcelain na tiles. Diba? Malikabok na yan, pero hindi pansin. Tingnan nyo, may naglagay pa ng pangalan, Rolly Boy. Bakit nyo po nilagay yung pangalan dyan? Ay, nilagay dyan. Hindi nyo nilagay? Ba't na pangalan nyo yan, no? Pangalan nyo, oh, diba? Oh, Rolly Boy. Nako, sa inyo yan. Ikaw naglagay? Ayan. May nasahod. Nay, nako, nako. Alis yan. Pero hindi ako nagawa yan, ha? Tapos, dito po tayo naglalagay. Ayan. Ginagamit natin to dito sa kanilang wall. 60 by 60 na tiles ito mga ka-IDS. At eksaktong-eksakto yung kanating patong ng mga tiles, 60. Tapos dito naman sa baba ay 60. Eksaktong 60. Para buo, walang cutting mga ka-IDS. Ito naman mga ka-IDS, nagsimula na nilang palitadahan to, you know? Ah, diba? Nakinis na, magkarugtong na. Ang gumagawa pala nito mga ka-IDS, yung mga kasama nating nagtitrigging na maging mason. Ayan o. So maganda na yung kanilang pagpapalitada. Nakolekta nila ng maayos. So doon na lang is pupuruhan natin, tsaka dito. Pero ito yung naunang napuruhan, ayan o. Napuruhan talaga nila. Mga ka-IDS, magmerinda muna tayo. Pero Lek, masarap bang merinda natin ngayon? Subo. Nami with beef. Hindi ba yan, Daddy? Nami? Hindi po. Nami. Yeah. Sa to, Nami miss. So ito mga ka-IDS, kain tayo ng Mami. Merinda po muna tayo, mga ka-IDS. Wow! May sili. May paminta. Pa.
Kakabit na natin mga ideas yung sink dito sa lababo. Ayan o. Tapos kakabit na natin mga ideas yung mga tiles na gagamitin din dito sa flooring ng lababo. At ang design na to ay same lang din dito. Parehas lang sila ng design. At habang ginagawa ito, tayo naman po ngayon ay nagkakanto. Dito naman tayo sa loob. Kinakantuhan natin to. May kakantuhan din doon. Tsaka yung mga iba pang gagawin. Okay, natapos na natin mga ideas na i-install itong mga tiles ng lababo. Bali dito na lang po sa sidings. Puputol na lang po tayo ng galing dito sa ganitong tiles, no? Puputulan na lang natin to na ikokonekta natin dito. So dito rin, tapos na oh. Ngayon, yung ginagawa ng mga kasama natin kung bakit may ginra grinder, kukonekta na kasi natin yung daanan ng tubig nito dun sa labas papunta ron sa kanal. Sa pagkuha ng ganito mga ideas, sa pagkakating ng mga ganito, kasi straight line lang naman to, makakatulong sa atin yung diamond cutter. So ito, ritaso ito, gagamitan natin ng diamond cutter. Mamarkahan muna natin, kunin natin. 4 mga ideas yung kunin natin na lapad. Gagamitin lang natin itong mga ideas bilang roller natin para tuwid, you know? Ngayon mga ideas, pag gagamit kayo ng diamond cutter, sasawsaw po natin yan sa mantika kahit na anong klaseng diamond cutter ang gagamitin ninyo. Sinasawsaw sa suka, sa suka. Isasawsaw sa mantika. Ayan. Sawsaw nyo sa mantika tapos, ayan o, para maayos yung pagkakakat niya. Malinis. Tapos gagamit tayo na ito. Pako, inilalagay lang natin to dito sa gilid niya. You know? Mga ideas, gamit natin is porcelain, hindi po ceramic tiles. Porcelain po ito. Kaya sa mga ideas natin, kung nagtatanong, pwede ba to sa porcelain po? Pwede po. Pwede sa porcelain, pwede sa ceramic. Pagkatapos, didiinan nyo para maputol. Sige. Okay. So yan ang pagkakaputol niya, no? Diba? Parang bagong tiles ulit. Malinis yung pagkakaputol niya. Basta sundin nyo lamang po yung technique na ginagamit natin. Sawsawin nyo sa mantika bago kayo mag-cut. Importante po yun. Tapos yung paggamit nito para maayos yung pagkakaputol niya. Okay, sukat ulit tayo ng 4. Markahan bawat dulo. Tapos kagamitan natin ng guide. Ginagamit natin guide is ito. Pero pwede rin kayong gumamit ng sarili ninyong roller kung meron. Sasaw sa suka. Sa suka. Tapos sasaw sa suka pero mantika. Kasi
mararamdaman nyo naman mga kaibigan, kapag tumutunog yan, tapos makikita nyo naman na talagang gumuguhit yung linya ng diamond cutter natin. Napuputol niya ng maayos. Okay, diba? Napakabilis po, hindi na kailangan ng grinder. At sa mga ideas natin na gustong order ng diamond cutter, order lang po kayo sa pamagitan ng pag-open ng Facebook page natin. Nandiyan sa baba, sa link. Baling gawin nyo lang, i-click nyo lang yung link dyan sa baba. Tapos mag-message po kayo sa aming Facebook page para makapag-order po kayo ng diamond cutter na magagamit po ninyo sa ganitong trabaho. Kaya nitong putulin ang ceramic at ang porcelain tiles. Pero siguro yung mas makakapal pa dito ng mga tiles tulad ng marbles, siguro medyo mahirapan na. Hindi pa namin natatry yun, pero sa may mga experience, comment nyo na lang kung pakakayang-kaya ng diamond cutter yun. Pero sa mga ganitong mga tiles, kayang-kaya niya. Mas mabilis ang trabaho. So gagamitin ulit natin itong mga diamond cutter na to kapag nag-tiles na tayo dito sa susunod na araw. Dito sa yung dalawang kwarto na to. Bali, no-order na ngayon yung mga materialis na gagamitin dyan. 60 by 60 gagamitin natin. 60 by 60 po itong ginagamit natin, mga ka-ideas. Okay, isa pa. Gamitan ulit natin. Sausaw muna ninyo sa mantika para madulas yung pagkakakating. Siguraduhin po ninyo mga ideas na pang pinagpapatungan ninyo ay tuwid, mga pantay yan dapat. Kasi kung di yan pantay, pwede pong mag-crack yung ibang parte at masisira yung kinuputol ninyo. Okay, sige. 1, 2, 3. Nakatatlo na tayo. Pang-apat yun. Apat na. Bali, 8 puputulin natin. So, 4 pa ang ating mapuputol. Kung bakit ito yung ginagamit natin, minamarkahan natin ng ganito. Kasi hindi naman kakapit yung lapis dito mga ka-ideas. Makinis to eh. Wala, hindi babakat yung ating lapis. Tile trim gamit namin, yung matalim na parte niya. Yung ganitong design ng napili ng amo natin, hindi siya marumihin. Kasi biruin nyo, ginungitan na namin, nalito pa yung kasama natin. So, ibig sabihin nito, kahit na mahulog yung kanin sa lababo na to, hindi nila basta-basta mapapansin. Okay, go hit ulit. Sausaw muna. Paulit-ulit lang tayo dyan mga ka-ideas. Yun, naririnig nyo ba mga ka-ideas yung tunog? Kailangan ganun. Ganun na ganun dapat. Okay, ulit yung pako natin. Yun o, kusok natin, tapat natin sa may pinagbuhitan. Tapos, popersahin po ninyo mga ka-ideas. Yun o. O, diba? Okay, ganun lang po. Siya nga pala mga ka-ideas, in-install na ni Kuya Rolly yung ilaw natin. Yung nilagay lang natin, pansamantalang ilaw, mahina lang yan. At least okay na yung ilaw dito sa loob. At inaasikaso na niya ngayon yung dito naman sa kwarto. Kuya Rolly, okay na dito no? Pwede nang lagyan ng ilaw yan. Tapos yung kabila na lang. Tapos yung mga ano, ready na. Meron na rin doon, may cover na rin yung saksakan. Ano yung papakita natin? Yung paglalagay ng wire sa flexible hose. Na walang kasama. Nang walang kasama? Oh. Gusto nyo yung nag-iisa kayo? Na mahaba ang flexible hose. Sige, mamaya. Pakita ko sa inyo. Mamaya, papakita natin. May papakita daw si Kuya Rolly mamaya, yung sekreto niya. Abangan natin mamaya. Kailan, ngayon na ba o mamaya pa? Ngayon na ba? Excited si Mang Boy. Sige. So, ganyan pala yung technique na yan, no? Tapos, kakat na puputulin. Puputulin to. Yan. Tapos, nalagyan ng tag para alam kung saan ng dulo yung pagtatak mamaya. Nalagyan ng tag para sa pag para alam mo yung left and right sa paglagay sa ano, sa receptacle. Ganyan nalagyan ng tatak, pagtatag niyan. Di beta. Ang galing mo talaga, Mang Boy. Dadalhin natin sa labas 'yan. Ito, sa labas. O, sa labas daw tayo, mga ka-ideas. Tara. Nasaan na siya? Ayun. Sakta na. Lambre. Puno. May ganyan. Oo. Kasi wala kang kasama, mag-isa ka lang na maglalagay ng kwan. Na dito lang. Siguro lagi niyong ginagawa yan, wala kayong kasama palagi. Oo. Iniwan na kayo lagi. Oo. Ganyan. Para pala sa mga naghuhugot-hugot sa buhay ito eh. Oh. Ito, ginagawa to kung sakaling iniwan ka na. Tignit lang ng haba na. Yan. Ganyan. Ba? Ayan pala yun. Laging kasama mo. Kaya tinali nyo doon. Oo, yun. Para lang dali. Bilis-bilis lang, oh. Oo. Pag iwan, ha? Ganyan ka nung mabili siya. Ganyan yung ginagawa kung sakaling, kung nagtampo yung kasama mo. Sama, oo. At least, kahit nagtampo yung kasama mo, magagawa mo pa rin. Magagawa pa rin ang paraan, okay. Oh, kumusta ka dyan, Sir Baruk?
Kasi kaklase yan, si Balok. Ay, kaklase nyo? Wala pa po, magkaklase sa pala tong dalawang to. Kaya hindi naman nagagamitan ng alambre. Wala ng alambre yan, no? Oo. Oh, yun na. Alabas na. Alabas na. Anong tawag sa technique na yan? Anong tawag dyan? Paglalagay ng wire nang walang kasama. In short, Mr. Lonely. Okay, mayroon na naman tayong bagong natutunan kay Kuya Rolly Boy. So kada pag gagawin nyo ito, lagi nyo siyang maaalala. Tapos pindutin nyo yung like and subscribe. Naisingit pa, no? Okay, pasok na tayo sa loob dahil tapos na yung patalastas ni Kuya Rolly. Bagong patalastas ulit. Ay, sarap. Oh, sarap. Yung ano? Sarap. Sige, sire. Kanay na yun. Sarap nga. Ito yung sinasabi ko kaninang saw-saw suka, hindi yung mantika. Sinasaw-saw sa suka, sa suka. Parang naging pag... And another one. Saw-saw sa suka, tapos... saw-saw sa suka, pero mantika. Ngayon Kuya Rolly, paano naman kumain ng walang kasama? Paano ba? Oo, paano ba kumain ng walang kasama? Tapos. Mga kaidea, si isa na lang ang natira, ayaw pa nila. Pag Pilipino, pag isa na natira, hindi na nila gagalawin yan eh. Parang itong soft drinks, kunti na, natira pa sila. Tulad nito, kunin nyo namang bowl. Ako, naghihiyaan pa kasi. Pero pag brand out mga ideas at dumilim, nako po, unahan ng pagkuha yan. Kunin nyo na din yan. Nagpapahiyaan. Okay mga ideas, bali dumating na yung order natin nung umaga. Dumating na kagad ngayong hapon yung galing sa City Hardware. So yun na, yung tiles para sa dalawang kwarto. Tapos 15 pieces ng ABC. ABC ginagamit natin na adhesive. Tatlong pinto para sa exit door ng kusina tsaka ng dalawang kwarto. Yan na, kasama na dyan. 60 by 60 na tiles para sa dalawang kwarto. Andito rin yung mga kaibigan, yung urinal na order natin. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Boss, yung mga iba dito, ano no, sinabay lang no? Yan, dalawang 80 centimeter tapos isang 90. Ito yung mga design na nakuha natin. Ito maganda rin siya. Talagang buhay na buhay. Kahoy na kahoy. So ito po yung design mga ideas na nakuha natin. Ayan o. Ayan. Simpleng design lang siya. Nagkakahalaga ng 3,000 plus. Sa City Hardware po. So, galing sa City Hardware. So dito na rin lalagay sa loob. Ipapalagay na natin sa loob dito yung mga tiles, adhesive, at iba pang mga binili natin para mas madaling kumuha ng mga gamit. Mas malapit na. Kasi huli natin itong itatiles, itong kusina. Bali, unahin muna natin itong dalawang kwarto. Yan. Ito yung 90 centimeter. Siya nga pala mga ideas, bali itong sink, itong mga tiles ng sink natin, lababo. Tapos na natin, oh. Yan, nalagyan na rin ng grout yan, nakapaglagay na rin tayo. Kung napanood nyo kanina, gumamit tayo ng tile cutter para mas madali at pulido yung pagkakakating ng ating siding dito sa baba. Ayan, di ba? So mga gamit nyo pa yung mga sobra, yung mga tiles ninyo para sa baba. At maayos pa yung pagkakaputol. Okay, so yung mga interesado po, order po kayo ng ating diamond cutter. Ginagamit po ito sa mga porcelain na mga tiles, ceramic na mga tiles, at sa mga glass window. Yan, ginagamit po yan mga ideas. So kung meron kayong trabaho tungkol sa mga ganitong mga bagay, pwede po kayong order sa pamamagitan ng pag-message sa ating Facebook page. Espanya. Yan ang tatak ng ating kinuhang mga tiles. Espanya. Yung design po nito ay kasing kulay lang texture ng pinto na napili natin. Yan kasing gusto ng may-ari. Yung parang wood. Glossy din siya. Glossy. So yung design na ito, parehas din sa design ng dalawang kwarto na to. So yung gagamitin natin dito, sa kwarto na to, parehas lang din po dito. Para parehas na, match. Pero dito sa may kusina, meron silang napiling kulay na babagay doon sa kanilang tiles dyan sa lababo. So abangan po ninyo mga ka-ideas sa mga susunod na mga araw. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung design na gagamitin dito sa kusina nila. Pasensya na po kayo, medyo madilim-dilim na dito ngayon. Bali, maliit kasi ilaw natin. Pero magpapalit tayo ng ilaw para kitang-kita pa rin. Dito naman, natapos ng Kuya Marlon yung dalawang poste. Yan, accomplished, dalawa. Tapos, bali yung sa likod na lang po yung hindi natatapos. At ihuhuli na lang natin yon. Next time po na lang ipapakita sa inyo. Sa likod naman kasi yon. Ang importante itong harap is natapos na natin. So, abangan po ninyo sa susunod na videos natin kung paano tayo magta-tiles. Pakita ko na rin sa inyo yung ginawa ni Mang Boy. Diba? Ayos, oh. Para safe
sa talsik ng tubig at saka sa mga bata. Mahalaga rin na mayroong ganitong cover. Okay, meron na rin to. Ayan, maliit nga lang yung ilaw natin. Abangan pa po ninyo yung gagawin ni Mang Boy dito sa circuit breaker. Ayun, yung isang brand, Master. So kung umuha tayo ng 10 pirasong ABC, yun kasi yung available lang. Pinaginagamit talaga natin mga ideas, ABC. Kasi sigurado to, kasi heavy duty na talaga to eh. Tingnan nyo, nakasulat pa, heavy duty. Kung magta-tiles po kayo at hindi naman kayo nagtitipid, ABC po, piliin nyo. Itong Master okay naman, pero hindi pa namin natatry to. So abangan po ninyo yung review kung okay din tong ABC na brand ng adhesive. Difference ng price nila, nasa ano po, almost 200 pesos, malaki. Pero syempre, masubok na natin yung ABC. Tapos yung adhesive chair, 10 Master. Tapos dalawang Yorker na ano. Dalawang 80, tapos isang 90. Tapos itong ano, 40x40. Ito sir. 40x40 for CR flooring. Limang box, saka dalawang piraso. Yung ito pa ito. Check natin sir, para ano. Check natin. Ito yung ano niya. Oh, yung mga tools. Pa-check lang sir. Ah, sige sir. Ma'am, patingin po. Ito yung napili nyo, no? Tama. Yung nga. Yan. Ay, nice. Pa-check po yung likod. Ano namang defect, no? Yun naman. Likod. Okay po. Sir, ha? Balikin na lang, sir. Hindi na lang, paper mo. So, ito mga ideas, yung resibo na natin natanggap natin galing sa City Hardware. At, yan, okay na.